Hello everyone! Salamat sa pagbisita dito sa aking channel. Ako si Alvin at ito ang kusina ni Vino. Joke lang, ito ang Vin and Broom. Baha baba baby. Where are we going? Maraming salamat sa inyo lahat na nanonood ng pinakauna-una akong vlog about sa problems of a beginner vlogger. Pasensya na kayo sa boses ko. Medyo masama ang pakiramdam ko ngayon. Sinisipon ako tsaka inuubo. Kaya ganito ang boses ko. Dito sa pangalawang vlog ko, ang pag-uusapan natin ay kung ano bang mga software para sa paggawa ng mga vlog. Ang mga gagawin kong mga videos ay yung mga tutorials at mga useful tips. Kaya kailangan ko ng video editing software at kailangan ko rin ng mga screen capture software. So naghanap ako sa YouTube, naghanap din ako sa Google kung ano ba yung mga magagandang software na ginagamit ng iba. At samahan niyo ako para makita natin kung ano bang mga itsura nila. Sa pagpili ng software, kailangan natin i-consider kung saan ba natin gagawin ang mga edit videos natin. Ito ba gagawin natin sa cellphone o ito ba gagawin natin sa computer? Kasi syempre, yung mga software, iba-iba siya. Meron siyang pang computer at meron din para sa mga mobile phones. Naisip ko dahil sa limitado ang storage capacity ng mga mobile phones, sa computer na lang ako mag-edit. Kaya ang hahanapin nating software ngayon para sa screen capture at mga video editing software ay yung para sa PC. Dahil nagsisimula pa lang tayo, yung mga free editing softwares muna ang hanapin natin. So dahil mga free version, mga trial version, eh posibleng meron pang watermark yung mga software na yun. Pero okay lang, ang importante malaman na ano bang pwedeng gamitin natin na editing software. Kung bago kayo dito sa aking channel, welcome! I hope you like this video. If you find this video useful, please click like and subscribe. And comment lang kayo kung meron kayong mga gustong sabihin tungkol dito sa ating vlog ngayon. Andito na tayo ngayon sa harap ng ating PC. Una natin gagawin, mag-open tayo ng internet browser. Pumunta tayo sa Microsoft Store and hanapin natin yung shortcut. Ito yung shortcut. Merong free version nito, pero kung ito ibibili nyo, ang presyo niya ay $14.95. Ito ay Australian dollars. Yung $14.95 Australian dollars, halos katumba siya ng mga 500 pesos. So mag-open tayo ng project. Bali nga pala, ang gamit ko na screen recording software ay yung Ice Cream app. So makikita nyo, merong watermark dito sa lower right. May limitation siya na 5 minutes lang per video. Pero pwede ka namang gumawa ng maraming fighting for 5 minutes video at magsamasamahin na lang. So ito siya. Muna nga natin gagawin is mag-open ng isang video na i-edit natin. So halimbawa, ang gagawin natin ay... open natin yung isa sa mga video na nirecord ko dati. Pero bakit kung buksan natin yung timeline. Ito yon yung timeline at playlist. Yung playlist, pwede natin i-drag na lang yung mga video dito sa left side ng screen. So, liba, ito yung video. Drag natin dyan. Tapos, kung meron tayong gagamitin na music, pwede natin i-drag dito. Halimbawa, ito. Okay. Magsisimula na tayo mag-edit. So, halimbawa, ito. I-drag natin sa timeline. Kapag dinrag natin sa timeline, mag-open to automatically ng isang video track. Ito yung pinaka-master. Okay. So una natin yung gagawin, kailangan natin mag-cut, di ba? Dali natin sa pinakasimula. Play. So kung limbawa ito yung kakat natin, right click, split at playhead. So magkaibang clip na sila. Pwede na nating tanggalin or lagyan ng effects yung ibang mga video, ibang mga clips. Pwede na nating gamitin itong icon na to, split at playhead.
So kung gusto natin maglagay ng music, lakihan lang natin ito sandali. Right click, add audio track. So may audio, ito yung audio natin. I-drag lang natin dito. And just the same, pwede natin itong i-cut or ipatuloy na i-copy para i-cover niya yung buong length ng video. So halimbawa, dito matatapos yung una. Ayan. So makita nyo, ito yung dalawang file ng audio na pinagsama natin para ma-cover niya yung buong length ng track. Kung may mga space na ganito, right-click lang, remove. Ayan. Kung gusto naman natin lagyan ng picture, halimbawa may mga random photos tayong gustong ilagay, ganun lang, magdagdag lang tayo ng isa pang video track. Add a video track. Buksan natin yung folder na nagko-contain ng photos or images. Ano ba ito? Yung like and subscribe. Depende sa kung saan natin siya ilalagay, i-drag lang natin. Ayan. So meron tayong image, meron tayong video, at meron tayong audio. Tingnan natin kung anong itsura niya kapag ka-play, ha? Sa pag-i-edit ng video, ang una natin dapat na gawin ay yung i-cut yung video. So tanggalin lang natin yung mga unnecessary parts na hindi natin kailangan at sa uli na natin lagyan ng mga effects. So kung may mga dead air, kung may mga pagkakamali, yun, tanggalin lang natin yon para mas madali. May sistema yung pag-i-edit natin ng video. Once na natanggalin natin yung mga parte na hindi natin kailangan sa video, dun na natin pwede lagyan ng mga effects. So halimbawa, itong video o itong image, para lagyan ito ng mga effects, ang tinatawag doon ay filters. So, punta tayo sa filters. Punta tayo rito. Click itong plus sign. Piliin natin ay yung video. So, kung video, yun, maraming mga filters dito na pwede natin pagpilian. As long as may pinipili ka na isang clip, ito, naka-highlight ito na red. At halimbawa, gagamitin natin yung size and position. Ito. Yan. Pwede natin lakihan yung video or liitan. So halimbawa, gusto nating lagyan ng mga effects itong ating video, halimbawa itong image natin na nakalagay dito. Pag lumabas kasi siya, medyo malaki, naku-cover niya yung buong space. So tingnan niyo. Yan. So ito, piliin lang natin siya at lagyan natin ng filter. Pili natin yung size and position. Ayan. At pwede natin siyang liitan. Okay. So pwede yung dito. Sa taas. Or sa baba. Pili lang natin yung position kung sa bottom left. Or bottom right. Okay, so tingnan natin ang itsura. Yun, diba? So makita niyo siya, doon siya lumabas. Tapos, maraming effects na pwede kang piliin dito sa filters. It's either video or audio. So halimbawa, kung gusto mong lagyan ng mga effects, ayan, naandito yung iba't ibang mga filters. So explore niyo na lang kung ano bang ginagawa ng bawat filters na to, both for videos and audio. So ayun, ito yung ating editing software. Ito yung gagamitin natin for now. Ito rin yung ginamit ko na video editing software doon sa pinakakauna-unahan kong vlog na Problems of a Beginner Vlogger. So, ayun. Sana may natutunan kayo dito. Subukan nyo kung itong software na to ay mag-work para sa inyo. Tapos comment lang kayo kung meron kayong mga suggestion o kung ano yung mga observation nyo. At dito na natatapos ang ating vlog today. Maraming salamat sa inyong panonood. Kung bago kayo dito, welcome and thanks for dropping by. Thanks for visiting my channel. If you find this video useful, please hit like and subscribe. And comment lang kayo kung anumang mga natutunan nyo, anumang gusto nyo sabihin tungkol sa video natin ngayon. Sa inyong lahat na patuloy na nanonood, maraming salamat. Hanggang sa muli, abangan nyo yung mga susunod nating videos na sana ay makatulong din sa inyo. Thank you very much and goodbye.